Hi. May share ako sa inyo, guys. Alam niyo ba, napapansin niyo ba yung mga tao na pag na ngari, bigla silang may mga yung biglang naglaho sa mundo ba? Yung tipong, di ba ang sinasabi lagi ng mga tao? Bakit kaya hindi siya nagsabi or ganun-ganun? Sana kinausap niya kami kasi hindi siya nagsasabi. Kasi alam niyo guys, pupusta ako. Yung taong yun, meron niyang mga last resort. Yung tipong, pag gusto nila ng kausap, pipili talaga yan sila ng tao na feeling nila na mapagkakatiwalaan talaga nila. Kaya lang, minsan, may mga times na siguro yung taong yun, hindi available. So wala na siyang ibang mapagsasabihan, so kinikim niya, o kaya meron naman na ni-reject siya. Alam mo 'yun, pag once kasi ang tao, pag yung halimbawa nagsabi ako sa iyo tapos ni-reject mo ko or ginudge mo ko, nawawala yung ano mo noon, yung parang ayaw mo na lang magsabi. So dahil sa ayaw mo magsabi na lang, sinasarili mo na lang yung problema mo. Kasi parang yung pag-judge ka or ano ka, parang hindi ka na magiging open sa tao. Kaya minsan may nakikita. Alam mo yun guys, yung itsura ng depression. Wala naman sa ano yan eh. Wala naman yan sa ano. Kasi hindi mo talaga siya makikita. Kasi lahat naman ng tao may iba-iba. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. 'Di ba? Iba-iba lang talaga tayo ng pag-handle at saka pag-cope kung paano. Pero may mga times kasi na talagang sobrang basta mahirap siya i-explain eh. Hindi ko siya masabi kasi nga iba-iba nga, 'di ba? So 'yun. So kayo guys, napakaswerte niyo pag yung may mga kaibigan kayo na parang gusto kayong kausapin. Alam nyo, pag hindi nyo sila ma-entertain or hindi nyo sila makausap, pwede nyo sabihin sa kanya na hey, pasensya ka na, busy ako ngayon. O pasensya ka na, hindi kita mabigyan ng time ngayon. Pero kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, isasama kita sa prayers ko. At saka, alam ko, malalagpasan mo yan. Basta lagi mo tatandaan na nandito lang ako, nandito lang yung pamilya mo, maraming nagmamahal sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Yun lang yung sasabihin mo sa kanya, kaka-enlighten yun. Totoo lang. Kasi, tsaka pag may kumari gusto kong mausap sa inyo, minsan gusto talaga nila yung makikinig lang. Yung makikinig ka lang, pakinggan mo lang sila. Kasi yung i-validate na yung feelings, hindi yung pakikinggan mo tapos pagagalitan mo or i-judge mo. Nakakaano yun, parang ayaw na lang namin magsabi. Parang ganon. Huwag ko ha, sarili ko lang theory yun ha. Based on my experience. Pero, yun nga. Pero kung papansinin nyo, may mga ganon talaga eh, yung minsan sasabihin. Ay, bakit kaya hindi siya nagsabi? Kasi nga, meron yan, pupusta ako, meron yang nilapitan, yun nga lang, hindi na validate or hindi siya na ano hanggang sa, hindi naman porkit na gusto kang kausap ngayon eh, the next day, gusto nang ganun-ganun, gusto nang mawala sa mundo, hindi naman ganun. Marami pang pinagdaanan niya bago talaga siya dumating sa edge. Pusta nga pa kayo. So, guys, yun kayo. At saka, alam mo, napakaswerte rin talaga ng mga taong hindi nakakaranas ng depression. Kasi, alam mo yun, kung pwede lang namin pikiin, yung pakiramdam namin, ginawa na namin. So, minsan, may mga distraction din talaga kami na gusto namin na magwalwal. Pero, mostly, wala. Nag-isolate lang din kami.
Ewan ko, ako pinaka malalang isolate ko ata, yung almost 4 months ata, di akong lalabas ng bahay. As in, no, hindi naggagala, pero bahay-tindahan lang talaga ako. Hindi talaga ako, kahit yung mga anak ko, hindi ko dinadalaw dun sa bahay nung tatay nila. Ano lang, tawag dito. Sila lang pupunta dun sa akin. Pero hindi akong lalabas. As in, pagkagising ko, check na ako ng email, nagtrabaho na ako, tapos nakakain na ako, nakakain ako, nakahiga, alam mo yun, tipo, tapos magtatawag na lang ako ng pamangkin ko, papalinis ako, tapos yun, hindi ako lumalabas, tapos, yun lang, isolate lang talaga, yun lang yung pinakamalalang, ewan ko ba. Pero guys, kayo, sa mga nakakaranas ng depression dyan, sana malagpasan nyo to. At alam ko na hindi naman tayo pababayaan nila.